For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Ulitin natin yung verse 14, ready, go. I press toward the mark of the price of the high calling of God in Christ Jesus. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again sa presensya ng bawat isa. Sa inyo rin po, Lord. I pray na kayo pong bala. Turo sa amin, Panginoon. Ipapira ang aming puso't isipan. Turuan kami. Ang dapat natin makuha ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat at kami nagtatakda ng oras, Panginoon, para kami yung pag-aralan ng salita, Panginoon. Nawa ito yung maging fruitful. Kayo pong magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Eden, ha? Kailangan mo ng hataw talaga. Kulit ka na. O, dito na po kayo. Dito na. Isang oras to. Hindi kayo pagkukulangan. Dito na. Dito na lahat. Dito na kayo. Joshua, salamat at naka-attend. Sinundo mo ba? Ngayon, kape ko kahit ano mainit. Okay, good evening po sa lahat. Eh, sabi ko eh. Na-play ko ba? Title po nito is The High Calling of God. Okay, kung naalala nyo, mayroon tayong ano, preaching dyan. Yung title naman nun is I Press Toward the Mark. So, basta isa lang yung topic natin, and dito tayo ngayon eh. So, pero ganun pa rin, ngayon, mag-focus naman tayo sa High Calling of God. So, review lang natin yung mga past ulit. Okay. Ano yung mga ano na natin sa Philippians, of course, yung sinakalala nung una. May price na ano? That I may, ano eh, din yung una yun. Una, approve things that are excellent. Sabihin, ganda nung Philippians eh. Para malaman natin yung mga bagay na tama talaga. Okay? Peter, ba tayo mga si, ano? Si Aiden. Ano si Peter? Okay, ikaw na lang kayo, Aiden. Mukulit na eh. And then yung 1B, yung pangalawa po, by life or by death. Nakita natin doon yung commitment ni Paul at even yung mga kasama niya na patay kung patay. Ibig sabihin, ganun ang paglilingkod nila. Amen? Amen. Kaya tayo ngayon, baka nahihirapan na ba kayo maglingkod? O matin-attend? Wala pa yan. Walang-wala yan. Without rebuke, yung pangatlo po, ang inaano natin doon, of course, yung paano ang Panginoon ay tinaas, o na, binaba, then tinaas. So, dapat tayong sumunod sa Kanya. At ang tayo dapat, parang halos walang mapinta sa atin. Sana, okay? So, ngayon, yung iba, naiging katisura naman, ganito yan. Kunwari, talagang, napansin ko po kasi, pag hindi rin na-manage, no? Ibang tao, kunwari. Eh, buti nga itong dalawang na-restore, di ba? Nakakita ko yung mga picture ni, ano eh. Isa sa mga nauna dito, si, ano eh. Si Len. Kuwel ka pa nun, di ba? Nakikita ko yung mga picture natin nun eh. So yung iba, pag hindi na-restore, kasi either, alam mo na, hindi na-manage nga. So sana hindi tayo dumaan, hindi na tayo kailangan dumaan sa ganun, okay? Kasi minsan, yung mga kwento-kwento, nakikita ko pag yung church ay maraming ganyan, okay? Kunwari, sirap, kunwari lang ha. Hindi mabait siya ngayon, di ba? Tapos nagloko. Tapos babalik ka ngayon. Babalik ka pa ba? Nagloko ka? Babalik ka pa ba pag nagloko ka? Mangari. Ha? Siyempre, di ba? Yun ang gusto natin. Kaya, pero maganda, huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Huwag ka nang magloko, di ba? Kasi mahirap nga bumalik minsan. Pero, ba't ko pa nasabi to? Kasi nga, ang alam nyo, expectation sa atin ng Diyos sana, yun, yung walang masaabi sa atin. Ngayon, kung talagang may nagkaroon ng problema, alam mo na, nagkaroon ng setback, okay? Balik tayo.
Then last time, yung holding forth the word of life, of course, yung focus natin sa Bible. Ngayon din ang focus ng Bible. Okay, may mga bagay na pag lumayo tayo dito, kaya nagtatala natin lagi yan. Pag lumayo sila dito, tayo, ang hirap ng ano, bumalik din. Okay? Kaya ito yung dapat nating laging inatanganan at ginagamit yung sunod. Then last week ay that I may win Christ. Nabasa natin kanina doon. Ibig sabihin, yung bakit pa si Paul ay nagsisipag, naglilingkod, kahit may kalaban siya dyan, kasi nga, sabi niya dyan, na-discuss natin, ni-review ko. So yun nga, ano yung ibig sabihin ng that I may win Christ? Ligtas na ba si Paul? Ano yung para ma-win niya, naglilingkod siya? Ibig sabihin, kailangan ba tayong maglingkod para maligtas? Ha? Kailangan ba natin maglingkod sa Diyos para maligtas? Hindi na, ligtas na nga tayo eh. O eh, ano yung sabihin ng that I may win Christ? Discuss natin yan last week. Ay, anong wi-win niya kay Jesus? Ha? Favor, tama yun. Pwede rin ganun. Tsaka yung sabi dito, gusto niyang maghirap din siya. Again, hindi sa walang kabuluhan. Pero gusto niyang maranasan din. Ganito po yan. Kaya yung iba sa atin, walang persecution, walang pagsubok, walang paghihirap minsan. Kasi nga, hindi naman naglilingkod ng maayos eh. Pag naglingkod ka talaga, may mga kaaway at mamakaaway ka, hindi pwedeng wala. Eh, huwag ka lang maghahanap ng kaaway ng wala lang. Again, okay? Papansin lang. Pero kahit dyan sa Baptist Day na yan, dami nag-ano sa atin dyan. Pero yung iba, nagising din. Oo nga, no? Mali pala yun. So, paano pag wala nagsalita? May nabagit ko nga sa inyo, yung iba, may nakikita naman ako, parang mga ano na eh, mayaman eh. Kasi dumikit lang dun. Gusto nyo yumaman tayo? Ayaw mo? Yung sakto lang. Sa tamang paraan. Ay tayo hindi dikit lang doon. Bola-bola. Okay, Baptist Day ka. Anyway. Ayun po yun ha. Kaya si Paul, naglilingkod siya ng gusto. Alam niya. Ay, maugulpi siya. Ma-persecute siya. Pero sige lang. Para sabi niya. Asa na ba yung sabi niya dito? And that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. So, talagang pinipicture niya na yun. Malamang mapatay din ako katulad or comparable kay Jesus. Ganun eh. Itinanggap niya na yun. So, ganun tayo dapat. Hindi mawawalang ka lang ng kung ano, trabaho, kaibigan, walang ka lang ng pabor, hindi ka mananalo sa kung ano. Pagpapalit mo na yung Panginoon. Diba? Nakita niyo yung kababawan natin minsan. Ngayon, yung iba nga sa atin, syempre bago pa lang, kaya inaalalayan natin. Pero yung mga bagay na walang kabagay-bagay, hindi dapat natin gawin dahilan. Amen? Para mag-back out, mag-backslide. Okay, pero tuloy pa natin yung gabi yun, no? So bukod doon, sabi niya dyan, umabot tayo hanggang 12 eh. But anyway, ulitin lang natin na. But if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. So tinakil natin yan, di ba? So hindi ibig sabihin niyang maligtas siya. Ibig sabihin lang, ligtas na siya. Kasi ng Diyos, anytime namatay siya, ligtas na siya. So na-discuss natin last time yung ano nga yan. Yung ba, kinukumpara niya yung, na-discuss nga ba natin? Ulitin ko na lang kasi hindi ko malala. Parang oo eh. Ibig sabihin lang po niyan, of course, gusto niya yung kanyang resurrection. May sinabi din siya sa ibang place na to have a better resurrection. Alala niyo yun? Hindi, sa Hebrews pala yun. Diba? Hebrews 11. So, ibig sabihin, ma-resurrect ka, marami kang price, marami kang rewards. So, yan din yung sinabi din dito. Hindi tayo natapos last time eh. Not as though as I had already attained. Okay, yung attained na yan ay paulit-ulit ginamit sa Bible dito sa chapter na to. So, sabihin ko na agad. Ano yung sabihin attain? Dito tayo natapos eh, no? Ha? Naabot. Okay, ano pa? Nakamtan. Okay, attain. Okay. Ano siya sabi niyang attain ngayon? So, again, ang pinag-usapan natin is malalim na eh. Ibig sabihin, talagang gusto niyang maabot, parang may gusto siyang maabot na status na halos comparable na kay Jesus. So, matindi yun. Okay? Pati yung paglilingkod niya,
At yun nga, willing siya na mag-undergo kung ano man suffering. Nasaan ang kape ko? Mainit. Pati tubig pala. So, pero sinabi niya mga dito, not as though as I had already attained. So, ibig sabihin, sinasabi niya na ito yung goal ko at dapat goal nyo din. Okay? So, pinapakita sa atin yung goal na niya, dapat natin mataas, even tayo ma-persecute, abutin natin yan para sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon, tsaka yung dapat nating makamtan. Ngayon, so may mga sinabi na siya dyan, last time, naalala niyo, nagyabang siya. Okay, hindi naman nagyabang, pero parang ganun. Okay, naalala niyo, last week, di ba, pinakita niya ang credential niya sa bago tanay. Kasi nga, yung hindi nyo naalala, ulitin ko na lang, may mga tao pong mahirap maabot ba? Okay, kaya nga, pag tayo nag-soul winning, kahit pa, nag-aayos tayo, ayaw din naman natin mukha tayong mom-mon, di ba? Kaya ako, ano lang, yung maayos lang, basta presentable. Okay? So kasi, yung iba po dyan, di-dismiss na agad tayo eh. Anong hawak nun? Kilala ko ba yan hindi? Hindi ko na pagbubuksan yon. So, napakahirap mag-soul winning. Pero, kaya si Paul, gusto niya abutin talaga halos lahat ng tao. Eh. Kaya, marami sa panahon nila, especially yung mga Hudyo, ganyan sila eh. So, gusto nila, may makita muna credential. Sino ka ba? Ba't kita papakinggan? Okay? Kaya last week, dinaanan natin yun, di ba? Sinabi niya yung mga credential niya. Anong mang naabot nyo? Ako din. Okay? Ako lalo. Di ba? Pharisee of the Pharisee, Hebrew of the Hebrews. Okay? So, yun yun. Pero, bago niya, ngayon, after niya sabihin yun, dito na tayo sa part 2, hindi naman ibig sabihin talagang, ano na siya eh. Yung iba namang kahit sino, kahit pastor, kahit kayo naman, no? Huwag nyo naman pag nag-soul winning, sobrahan naman. Marami kasi, ang feeling niya, hindi nakikinig sa akin to, wala tong ano ah, parang binabastos ako, ganyan. Iba naman, sobrahan naman. Masyado ka namang pa-effect, masyado ka namang pa-ano, pa-impress. Huwag naman din ganun. Kaya ganun yung ginawa ni Paul dito, hindi ko naman sinabing perfect na ako. Okay? Yan, sabi dyan, either we're already perfect. Dahil wala namang perfect. Pero again, yung credential po ni Paul, napakaganda. Ibig sabihin, kahit sino talaga kaya niyang kausapin eh. Okay? Kahit anong estado ng buhay mo. At actually, ganun yung ating hinahangad din, no? Though di naman tayong papamahanga dyan, pero at least a knowledge po. Kasi ang hirap nung pag may kausap ka, utal-utal ka, di ba? Lalo ako, ano ako eh. Ganun eh. So, pero yun ang pinapanalangin natin at naalala niyo yung isang bahagi rin na panalangin ni Paul na bigyan siya ng boldness and utterance. So, ganun tayo. Okay, ngayon, pero sabi dito, ito yung pwede rin pamagat na ng sermon eh. Okay? But I follow after. Yun. Naiintindihan niyo ba yun? Hindi ako perfecto, hindi ko pa kaya ibang bagay, hindi pa ako ganyan, pero I follow after. So, ganun tayo dapat. Ibig sabihin, nagpatuloy. Ito yung tama ko. Nagmintis ako, kunwari. Tuloy lang. Okay, ganyan po tayo lagi. Amen? Amen. Ay, nagmintis ako ng Bible reading ko. Tuloy ka lang. Tuloy mo. At mayroon akong kakulangan. Hindi ako nakatin. Na-late ako. Nag-ano pa ako. Yung dating kasalanan, binalikan ko pa. So, anong gagawin? Patuloy ka na lang. Ganun naman kasi tayo. No? Kaya sabi dyan, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. So, define lagi natin yung apprehend. Ha? Ano yung apprehend? Yung modern definition niya, medyo hindi akma, pero pwede rin eh. Madalas narinig natin yung apprehend saan ngayon. Pag yung isang tao ay actually nahuli, di ba? Nag-apprehended, ibig sabihin para siyang hinuli. Kaya sabi sa dictionary, tama to, get the meaning of something, naintindihan ko. Ngayon, yung mga mystery sa Bible, tsaka sa salita ng Diyos, tsaka sa Diyos mismo, ang hirap intindihin niya lahat, di ba? Kasi sabi niya, yes, naintindihan ko iba, pero hindi pa lahat. O ganun din tayo. Huwag kang, ang tawag dito, huwag ka namang malilitan masyado sarili, pag hindi mo naintindihan lahat, kasi nga, lahat naman tayo din naintindihan. So, kasi sabi niya dyan, di pa ako perfecto, pero nagpapatuloy ako, upang
Okay? If that I may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. So, ibig sabihin, kilala kasi tayo ng Panginoon, gusto natin makilala rin siya. Yun ibig sabihin lang nun. So, ngayon, ang Panginoon, talagang kilalang kilala tayo. Pero siya, hindi natin ganun makilalang kilala. Amen? Yun ang goal natin. So, ganun lang po yung tema dito eh. Gusto nating maabot, yung pwede nating maabot sa biyaya ng Panginoon. Okay, 13, better than I count not myself to have apprehended. So, ganun naman siya, di ba? So again, di siya perfecto. Hindi ko sinasabi sa inyo na itindihan ko lahat. Kasi ang hirap po, pag yung iba naman, katulad ni Baptist Day, naalala ko na naman eh. Di ba? Parang nagmalaki siya, mali naman. Tapos, sabay banat na kasi yung mga tanga daw yung iba. Di ba? So dapat di tayo aabot sa ganun. Amen? Ako pag may sinabi ang tanga dito, madalas ito, gine-generalize. So ngayon, meron talagang pagkakataon na kailangan gawin yun. Pero still, hindi ko sinabi ako yung pinakamagaling. Okay, iba yun eh. Now, yung iba, yan ang minsan bato sa atin. Kahit kanino naman eh. Pag nakita na nila na tama ka at mali sila, nakalimutan ko lang anong ano yun, policy yun. Pero sabihin yun, eh, ikaw ano, gusto, perfecto ka. O ganun ba, di ba? Ganun. So, ibig sabihin, hindi natin dapat pakinggan to kasi feeling niya perfecto. Samantala, nag-explain ka lang. So, iwas din tayo dun, ha? Alamin nyo rin kung binabanata ka ng gano'n. Mali din ang akusasyon yun. Hindi ibig sabihin na sinabihan ka ng, nag-sinasabihan ko na yun, sabihan si Baptist Day, di ba? Eh, gusto nyo, sa talino ka dun. Sa talino ka. Sa part na yun, oo. Kasi maling-mali siya dun, eh. Eh, siguro, may magaling siya sa ibang bagay, sa batas or what, mag-handle ng tao ng finances, siguro, di ba? Pero, nobody can stop me from criticizing. Especially ganun, kasi kailangan talaga i-correct yun. Dahil, discuss natin yan eh. Anyway, so ganun po si Paul. Ganun din dapat tayo. Hindi tayo masyadong mapagmalaki. Na parang naabot na natin yung wala tayong ibang aabotin. Dahil abot na natin. Okay? Sabi niya dito, okay, hindi ko pa alam lahat yan. Hindi ko pa lahat, hindi pa perfecto. Pero ito, both sasabi niya, magpapatuloy siya. This time naman sabi niya, but this thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Very famous verse. Amen? Ibig sabihin, may mga bagay po tayong kailangan ng talikuran, kailangan ng kalimutan. Amen? Sa church, minsan ganyan, kilala mo si ganyan. Ba't masama ng loob mo kay ano, kay kapatid na ganyan? Ano ba nang ginawa nung? Ganito ginawa niya. Yung palang tagal na, pinagsisihan na, inalimutan na, tapos babalik mo pa. Alimutan mo na yun. Especially kay Paul, applicable sa kanya yun. Kasi nga, alam nyo, loko-loko siya. Inamin niya naman eh. Eh ngayon, ayaw niya na nun. Tinalikuran niya na yun. Baliktad na siya ngayon. Naglilingkod na siya sa Diyos ngayon. Anong gusto mong gawin? So, it's applicable sa inyo, sa ibang tao, tsaka sarili natin. Kalimutan mo na yun. Dapat nang kalimutan. Kasi kahit mga preacher minsan, ganun din naman. Nakapansin ko. Kaya iba, medyo kaya sabihin niya, ayaw nilang maging matapang masyado. Ayaw nilang gawin yung dapat nilang gawin para labanan. For example, yung maling doktrina, yung mga tao na dapat expose, ayaw nila kasi, may nagsabi sa akin nun, kasi, yun nga, nag-usapan namin yun, nag-adultery nga, sabi niya. Sa iba naman, ikaw, hindi mo, malay mo, di ba? Ganun yung iba, malay mo, ikaw, mangyari sa iyo. Tama ba yun? And, inaamin ko, hindi tayo sigurado sa, pero, good luck naman, di ba? I mean, nasa utang mo ba yun, the back of your mind, baka gawin mo yun, dapat ba ganun? O syempre, hindi. So, hindi naman sa perfecto ako, pero may sira na ulo ko bago gawin yun. Amen? Pero hindi rin naman yun. Alala ko tayo si Bat, sabi niya, reprobate daw yun. Hindi naman. Pwede pagpaulit-ulit at makapal pa mukha yun. Kasi, sinabi sa pinag-aralan sa 2 Peter naman, di ba? 2 Peter 2. So, ganun. Pero hindi lagat, ha? So, kung sakaling adultery ako, huwag naman, matawarin niyo ako. Ano ba yan? Hindi na ako pastor. Okay, yun. Sa atin, ganun eh. So, hayaan niyo akong mag-ano. Hindi ko gagawin yun. Pero, sakali lang. So, pag may past na kasalanan, kalimutan, may past na pagkakaintindihan, si Paul saka si Peter, may ganun sila eh. Pero pagkatapos na si Peter, kinalimutan niya na yon. Alam niya, naglilingkod sa Diyos, mamamatay din tayo lahat. Importante lang maglingkod na maayos. Kaya kahit ginanon siya sa Galatians naman yun, di ba? Pero sinulat ni Peter, wala siyang sama loob kay Paul.
Kasi yun ang dapat natin gawin. Amen? Yung mga dapat kalimutan. Again, lahat tayo, pagganyan pa tayo. So, lalo yung mga kabataan, yung iba naman, hindi na ganun kabata, batang Kristiyano, pagbigyan na natin. Amen? Kalimutan na yung mga dapat kalimutan. Kasi ganun din naman sila sa iyo. May mga bagay silang dapat patawarin about you. Amen? O, yun na yun. Medyo ano yun, yung mahabang story yan kasi very famous ano yan. Pero ngayon, binilisan lang natin dahil party lang siya noong sinasabi ni Paul at the moment. So, ito na. So, kung pag nakalimutan mo na yung dapat mong kalimutan, iniwan mo na yung dapat kalimutan, ano nang mangyayari? Yung balik tayo sa tema niya last time, no? Sabihin, talagang gawin na natin dapat natin gawin. Eh, sabi niya dito, bakit siya naglilingkod? Bakit siya patay kung patay? Sabi niya kasi, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, isisay mo natin, ha? So, una, ito ay sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi dito, prize. Sino yung gusto ng prize? Sino ayaw? Sino gusto? Yan. Sabi kayo, magtatanong, may prize yan eh. Ito dapat isang taon muna, dapat baka na namatay eh. Then, hindi ka alam. But anyway, lahat actually ng paglilingkod natin, may price yan sa Panginoon una. Ngayon, dito sa lupa, ganun din, ginagaya natin. Kasi tama lang naman yun. Gusto mong i-reward mo yung tamad. Pwede ba? Hindi. So, kaya hindi lang po yan sa price sa pera. Minsan, yung tiwala, laking bagay po niyan. Huwag na huwag nung iwawala yan. Amen? Ako, kita ko dito yung mga parang di naikinig eh. Kaya ako, sumasama yung loob ko na in a way na ganun. So, huwag nyo sanang ulit-ulitin. Okay, lalo nga bata. Ngayon, naintindihan ko naman niya. Pero nga, pag nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Akin na yung kape. Hindi na binalik dito. Nabanggit ko sa inyo last time, minsan. Basta, naintindihan ko rin. Kasi nga, nung yung time na siguro, hindi kami, ano, naayos, ganyan. Pero hindi ko maasahan. Pero lahat kasi yung dapat, ano na eh, nakalimutan, no? Hindi ko sinabing ganyan siya basta, pero naintindihan ko rin. Kaya, kung mas matino ako dati, kayo pala, may matalino na kayo, hanggat maaari, huwag yun ang buisitin yung pastor nyo. Amen? Huwag kang gumawa ng, ano. Ngayon, again, nag-iintindihan natin yan. Hanggat kaya. Huwag ka ba nabanggit yun? Ayun nga, kasi gumawa na tayo ng maayos, meron tayong ina-attain. Kumbaga kahit sa school, meron kayong grace, tama? So, sino dito yung bandang huli, sakala magsisikap? Yung mga ganun eh, di ba? Minsan, alam yan sa atin, kahit sa amin, sa trabaho. At alam na alam natin mali yun. Kasi minsan, ang hirap ng habulin. Kung gusto mo talaga maayos, umpisa pa lang, mag-ayos ka na. Amen? At sa atin, sa buhay natin yung Kristiyano, ay lagi ang panalangin. Basa ng Bible, aral, attendance. Hindi lang basta attendance yan na ginaganyan. Ako, alam mo, tinatantya ko kayo kung ano na yung supposedly pwede kong expect sa inyo. Amen? Babanggit sa akin. Kasi nga, syempre habang lumalago kayo, kaya kumakanta na kayo ng magandang awitin, okay, iba sa inyo, dapat ina-expect na natin na hindi na kayo nahalimuyak ba yun? Humaling sa mga worldly song. Amen? Amen. Hindi ko na inaasahan mabilis kayong mawala dyan. Okay? So, dati nga, nabanggit ko nga sa inyo, mayroon akong album niyan eh. Kahit mali yung mga album dati. Sensya na po, medyo ako na ano. Naantok at saka sinisipon. Okay, so isa-isa natin to. Ano yung mga, isipin nyo na, ano yung mga dapat nyo improve sa sarili nyo? Sige nga, bilis ha, mag-uminom ako. Kahit hindi sa inyo, sa iba. Oh, go. Sige. Ano yung dapat natin improve? Kasi yung pinag-uusapan natin, paglilingkod sa Diyos eh. Ano yung mga dapat nyo alisin? Kalimutan? Iwanan? Mukhang wala ah. Perfecto ba kayo? Sige, isa-isa. Stephen, ano yung dapat iwanan? At sa pwede rin naman, ano yung dapat gawin? Go!
Sige, go. Makamundong salita. Okay, very good. Ano ba? Kalokohan. Agad. Katamaran. Foolish thoughts. Kalokohan, yun din yun eh. Wala kang naisip? TikTok. Mga maling gawi. Ha? Mga games na ano? Okay, sa games, ano ha? Sa games, yung mga ano lang, nakaka-addict, tsaka yung ano, wala akong problema sa games na pag okay, ano man, nasa, wala problema dyan. Kahit pa ML yan. Pero ML kasi talaga nakaka-addict yun. Kasi nga, ama ba? Pero ano ba yan? Yung may strategy? Umpisa tapos, oh, nakaka-addict yan eh. Ayun yung mga na... Yung mga mabilisan lang, okay sa akin yan. Ano pa? Kahit chit-chess, minsan, tagal niyan, di ba? Pag di kayo marunong mag-ano. Pero pag okay kayo sa oras nyo, alam nyo kailan yung laro, kailan yung ano. Pinapanood, very good. May mga talagang pinapanood ka na ayaw maiwanan. Sabi nga sa inyo, yung Netflix na yan. Mabuto, oh, series, grabe. Ano na ba uso ko yun? Dalna. Yan pa ba nun? Kasi nga, pag bagong generation, ito naman yung inaano ko sa mga adult. Minsan parang wala na. Korean novela. Kung punti-unti lang, kontrolado mo. Pero karamihan kasi dyan, hindi okay. Talaga may influensya ng kalokohan eh. Ano ba? Very good. Ano ba? Dapat iwanan or dapat gawin? Para mag-improve tayo, anong dapat natin gawin? Ha? Bisyo, like what? Pag-inom. Yan. Bukod sa gastos yan, sa utang mo dyan. Baga, ano ba? Wala kang maisip? Sugal. Ano ba? Music na hindi ka ano-ano. Lahat andun eh. Nabanggit ko sa inyo last time yan, yung music, ginagamit ng kalaban yan. Marites. O, tama po yan. Nako, sumisira po sa church yan. Alam nyo ba yun? Ano ba? Facebook, na walang kakwenta-kwenta. Ano ba? Video. Lalo yung TikTok, ano ba? Yan. Palitan nyo. Mas wala akong gagawin. Marami kang dapat gawin. Kabisaduhin mo yung ano. Isang chapter. Hmm. Ang ano na sa inyo noon? Ang ganda noon. Joshua. Ano? By the way, ang daming mga balita na sa China. Mukhang gusto na lang ibalik yan. Ah, tapos na ako. So, this time, yun po yun. Kung may gusto kang ipanalo, okay, yung mga atleta daw, ganito ginagawa nyo na. Kaya minsan gusto ko yun eh. Ito may mga katawan na atleta, hindi ganito. Talagang grabe yun. Gusto ko sana mag-ano dito eh. Bakit? Iniiwanan nila yun minsan yung mga yan, ML. May time lagi yun sa exercise, may ano yun, sa mga basketball, shoot lang na shoot yun para masanay na siya, di ba? Pulso na yun. Ano pa? Yung atangbo, tinatime yung pinuli yun. Bakit sila ganun, no? Para nakakasawa, di ba sila nag-asawa dun? Nakakasawa, tapos gym na naman, kung ano man yung... Kasi nga, meron silang tinitingnan, di ba? Kailan lang siguro yung kay idolin niya, di ba? Oh, gandang illustration na rin. Kilala, sinong di nakakilala doon? Okay, magaganon ha. Dahil-dahil sport eh. Babae ka. Anyway, illustration lang. Okay. So, paano mo magagawa yung, yun nga yung mark. Pag sinabing mark, mark kaya nabi sabi parang grade. Ganyan po yan. So, pag nananakbo ka, mayroong kang, kunwari, sa 100 meter dash, nagagawa mo yun ng 10 seconds. Yung kalaban mo, 9.5.
5 lang. Ayun ang ahabulin mo. Eh siya mag-improve din yun, nag-practice din yun. At hindi niya may sinasabi natin, meron ba dapat yung bata mo doon? Ganun niya, sa Bible reading, dapat meron ka ng every, ano, meron ka ng chapter a day. Kung na-miss mo, balikan mo. Pero yung mata mo doon na, dapat di ka na bababa doon, di ba? Ito, bilis nito, totoo ba yun? Isang araw, revelation. Pero kaya talaga yung pag ano. Okay? So, yun ang mahirap doon, pag bababa ka na doon, di ba? So, again, iset mo lang yung tama, yung ayos naman nakapag-aral ka pa, di ba? Nautusan ka pa. Sa amin, nakapagtrabaho pa. Okay, naintindihan niyo ba yun? So, meron tayong tinitingnan lagi ng marka. Ngayon naman, ba't punta tayo dito sa Diyos? Ibig sabihin, ano ba yung calling ng Diyos? Bukod sa ligtas ka na, obviously, ligtas na yung mga tao, pag tayo ligtas na, iba na to. Okay? So, kung soul winner ka, anong marka yung dapat inaano mo? Kung sa isang linggo, nakakadalawa ka. O, siyempre, next year sana, or next month, nakakatatlo na ako. Okay? Ganun yun, mas mabilis, mas effective. Diba tayo, pag may nasolvin tayo, tapos nakalimutan, parang ano sa atin yun. Kaya nga, habang iniisip yun, yung mas paano yung mas effective, mas mabilis, maintindihan niya. So yan, gamitin mo lahat, illustration, pero kailangan din minsan mabilis. Okay? So yun po yung dapat nating hinahanap at tinatahak at inaabot. Amen? Ano pa? Panalangin, siyempre, huwag kami mintis. Kasi alam mo naman, at alam natin, maraming bagay sa Diyos ang ano eh, siya yung nagbibigay. So, pag mintis ka dyan, di tapos ka, kailangan magsisisi. Amen? Ganun din sa pag-aaral, sa even sa ano, yan, kahit sa pera, no? Kinakwento yung mga pastor dati, kala ko nahayabangan ako, pero totoo pala na, hindi ako na ngayon. Sabi nila, kung pupunta ka sa church, dati ang problema mo, pamasahi lang. So pag ano, sana naman, pag tagal-tagal, ang problema mo na, pang-gasolina. Mga ganun, ano pa eh, no? Pero, okay na rin, sabihin natin kahit man umuunlad, di ba? Pero again, hindi yun, ano ha, hindi yun masyadong, hindi tayo, ano doon. Pero, maganda, umuunlad tayo sa buhay, amen? At hindi lang sa pera, kasi yung pera, ang daling dayaan niya, sinabi ko nga sa inyo last time. Kaya yun naman yung nangyayari sa iba, pag hindi na bantayan, yung iba talagang malaking magbigay sa church, kaso yung trabaho, compromise. Gusto mo ba yun? Pag nag-isa dyan, tinanong yung isa, anong trabaho ni, ano, ni kuya ganyan, ni ate ganyan? Naging networking yan eh. Ah, ano ba yun? Pag kumalat sa church yan, kahit pa nagtatight yan, pag pinabayaan kasi ng pastor, patay na. Obviously, kasama yun sa paglilingkod nating maayos. Amen? Yung pinaka-honorable job na kaya mong hanapin, yun. Amen? Hanapin mo, hindi pinaka-madali, pinaka-malaking pera, yun na yun. Sabihin mo na kay pastor, kasi ang makakaalam niyan, para alam mo din. Kaya nga sinasabi ko na dito, pag hindi ko sinagasaan dito, malamang okay yun. Okay? Pag wala sinabing, di ba? Na ito, pag tinira ko dito, iwasan mo na yun. Amen? Ang dami naman yan. Napakarami. So, ano pa? So, yun lang po yung pag-high price of the calling of God. Sabihin, ito po yung hindi lang kasi kaligtasan ito eh. Yung mga gawain natin, paglilingkod natin. Amen? At mataas po yan. Pero kaya, yun talaga eh. Sa Diyos yan eh. Pero kaya natin yan. Hindi yan something na hindi mo kaya abutin. Eh, pastor, wala akong pinag-aralan eh. Mayroong paglilingkod ng mga walang pinag-aralan. Amen? Ngayon, ito, pwede mong pag-aralan. Kaya pag umaten ka dito, kaya nga napansin nyo naman, di naman natin kinukumpara yung sarili natin sa iba na, eh, ikaw, ganyan ka lang, ito, ganyan, napansin nyo ba yon? Kung ginagamit ko as illustration nyo, for example, para sa mga bata na maghanap sila ng mas maayos na, lalo kung may binigyan sila ng opportunity, amen? Ngayon, talaga nakikita ko rin naman yan, alam ko nang pinagdadaanan yun, hindi ko kukumpara doon sa ibang tao na hindi sila nagbigyan ng ganong opportunity, amen? Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nun, kahit nasang kalagayan ka ngayon, mag-ayos ka lang, pwede kang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? At tatalunin mo pa even yung mga sinasabi nilang mapera. Amen? At talaga, basta seryoso ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga yan, kahit binabanatan ng ibang, ano, si Baptist Day, hindi tayo umahanga doon. Pero talagang, kung pera at pera, ginamit pa yung ministry, talagang dami na inggit po doon.
So hindi tayo dapat ganoon. Ang pamantayan natin ay sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. At I believe talaga kahit wala akong pinag-aralan, pwedeng-pwedeng ang gamitin ng Diyos. Eh paano kaya, pastor? Hindi natin makukuha agad yan sa isang ganituhan. Sa Sunday school, inaaral natin yan. Tapos na tayo dyan, specific will of God, tsaka generic will of God. So, hanapin mo yon. Ikaw lang makakita nung kasi ikaw rin yung, ano eh, ikaw rin yung magde-decide, ikaw rin yung gagawa, ano yung mga willing kang aywanan, at gusto ka hanggang anong oras kung gusto magtrabaho, anong willing ka. Ikaw yung makapagsabi nun. Kaya, basta malkahan nyo lang sa utak nyo yun. Amen? Yung paglilingkod sa Diyos, walang isang trabaho lang yan. Dapat pala programmer, tas pastor. Hindi ganun. Walang sinabing ganun. Hindi ganun yun. Okay. Next. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. So medyo atiin natin sa ano ha. Yung sinabi lang niya nung unang part eh, nganina ko pa sinasabi. Okay, gawin na natin. Yun lang yun. Okay? Yung mga perfect daw, yung mga mature. Okay, obviously, hindi sa ganitong congregation, hindi pa lahat mature, pero i-picture mo na yung sarili mong ganun. Amen? Amen. Huwag mo ipipicture sarili mo. Ay, mas na, bata lang ako eh. Ilang taon lang. Mga si Juliana, ilang taon ka na? 13 ka na ba? 12. Magde-13. Oh, ilang, 5 years from now, ilang ka na? Ha? Ina ako sa music. Ilan? 18! Sino 18 dito? Ilan na ba si ano? Ilan ka na? 20 ka na? Si Len, o ganyan ka na. Gaasawa na. Pwede nang mag-asawa. Hindi. Ha? Isubi, ang bilis lang panahon. Kaya pag kinakusap ko yung mga bata, ideal yung sinasabi natin dito, pinag-aaral natin, picture mo na yung sariling ganun. Amen? Kaya sinasabi lang yan, as men be perfect. Gusto mean, yun na kayo. Isipin nyo, yun na kayo. Kaya gayon, ganito dapat yung utang natin. Yung isip natin, paglilingkod ng maayos sa Diyos. At pag binitira tayo ngayon, binitira mo na naman si ano, bakit? Kasi nga, huwag natin gayahin. Yung sabihin lang nun. Ngayon, yung warning yun. Ano yung second part dito? And if anything be otherwise minded, o kung iba iniisip nyo, okay? Ano sabi diyan? God shall reveal even this unto you. So, ganun din eh. Kung iba iniisip mo, bandang huli, ganun din eh. Ayun, datamad-tamad ako, okay na sa akin yung ano, upa-upa lang ako, makikitera lang ako sa iba, okay na sa akin yun. Pag nag-mature ka daw, hindi yun ang sasabihin sa'yo ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ngayon kanina, na maganda, matured, na paglilingkod, yun din yung i-reveal sa'yo ng Diyos eh. Dito ka na. Amen? Lahan lusot eh, no? Ganun eh. Tuloy, nevertheless, where two we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Ganun lang din ulit. Inasabi lang niya na kahit nasaan ka pang kalagayan sa ngayon, ito, may mga bago tayo, may mga medyo matagal na, may mga natagal na talaga, okay? Ganun dapat ang rule natin. Maglingkod lang sa Diyos, ayusin natin ginagawa natin. Amen? Brethren, be followers together of me and mark them which walk so as ye have us for an example. Sa Tagalog, ganito lang yan. Nakita niyo naman, maayos si Paul. At hindi lang si Paul. Diba? Last time, binanggit si Epaphroditus, si Timothy. Sa ministry po, ngayon, medyo nakakatuwa din kasi pag nasa mga Baptist group ka, yan, tinitingnan ko dito, yung iba nakakaasaw, pero iba nakakatuwa din. Yung iba naman, masyado naman pa, ano, hindi mo alam kung nag-advertise na ewan. Lagi na lang siya yung laman ng feed. Di ba? Nakakasal din. Kaya ako, hindi ginagawa yun eh. So, okay lang. Minsan-minsan nakaka-encourage, no? At least nakaka-encourage. Kaya, yan, total. Pare-pareho lang tayo may Facebook, karamihan. Pwede ba? Ganun na lang yung i-follow nyo. Amen? Iba sa atin, di pa nagla-like-like dito, ha? Hindi ko alam, ano. May sabihin, wala kayong load. Nakiyano lang kayo eh, di ba? Salamat sa iba, sineshare. Para sa inyo din yan, para malaman ng mga kaibigan nyo, ah, yun pala yun. Yun pala ang paninindigan ito, amen? Kaysa naman yung nasa newsfeed nyo, baka tingnan ko. Gusto nyo, tingnan nyo ko yun dito. Ano-ano yan, ha? So, ganun po yan. Pag nakita mo ito, sumusunod sa Panginoon, sabi lang dyan, markahan mo. Okay?
ito yung gusto ko, di ba? Paglaki ko na, si Rain. Ay, si Rain. Ay, nakita niya si Brother James. Ay, okay itong bed, ah. Gusto ko, ganun din ako. May maayos na trabaho, maayos na asawa, isa lang, ang anak, pinag-aaral, tinuturuan, dinadala sa church, nagbibigay ng examples, mga anak niya. Diba? Malkaan mo na yun. Sundan mo yun. Example mo yun, amen? Amen. O, doon tayo sa kabila naman. Bakit dapat malkaan mo yun? Ito, ganito nga. Ito, may mga nag-ano kasi sa akin. Sige, dahil pinapakinggan mo sa YouTube. And napakarami sa pwede sa YouTube, okay? Eh, ba't yan sabi mo, ba't yan ang pinapakinggan mo? Eh, kasi ganito po. Inumpar ako. Ito, maayos. May natututunan pa ako even sa level ko ngayon. Eh, ito, ipapakinggan ko. Eh, ba't naman ako makikinig nung iba na parang paulit-ulit lang ng ganun? Meron pa mga ganun na church na paulit-ulit yung pinaano. Parang CCF, ganun. Ano yung ine-expect mong ano, yun na yun. The wonder of the, let us, ano man yan, the blessed life, ano ba mga ano ko dyan. Pagpalain tayo ng Diyos, let us, mga basic ba? Hindi mo gusto ng ganun, di ba? Kaya ako, nung ikinig ako sa makatulong sa atin. So, ganun din kayo. At ito nga yung kabaliktaran. Okay, sinasabi ni Paul, ha? Again, sa dito sa unang, ano, sa first part dito, naalala nyo, eh, mga kalaban. Ganyan po tayo lagi sa Bible, eh. Kung may positive, may negative, para maintindihan mo yung sinasabi niya, compare and contrast yan. Kaya sabi ito, bakit tayo dapat maging maayos, follower of them, magandang example, kasi meron dyan, kunwari din, Bible din, church din, music din. Ang sabi dyan, of whom I have told you often. Eh, pastor, ikaw naman eh. Kanina, Baptist din. Tapos ano naman, dahil binaba natin. Eh, ganun din si Paul eh. Sabi niya, ang dalas nga eh. Oh, ganun talaga. May sinasabi raw si Paul, madalas sa kanila. Umiiyak pa siya. Ako nga, di pa umiiyak eh. Bakit siya umiiyak? Kasi may mga tao dyan, pumuporma. Nakala mo, lingkod ng Diyos. Kasi iba to, nahalina na iba, i-baptist na yun. Okay yan, matitirahin mo ba yung baptist yan eh. Pero si Paul, naiyak. Si Paul, hindi yan lingkod ng Diyos. Hindi to na yan. Makinig kayo. At ako minsan, ganun din. Kaya nga, kasi nga, katulad niya si Billy Graham, for example, ang dami na uto niya, hanggang ngayon. Eh, kahit si John Hagee, hindi yung kilala yun, mga maka-pro-Israel, isang kinukot yan ng mga kapatid natin. So, warningan mo, masama ka pa. Ganito po ginawa niya, si Billy Graham, sabi niya, repent of your sins, ulit-ulit. Sinabi niya, pag yung Catholic ka, sige, maliligtas ka dyan, kahit Muslim ka pa, kahit Hindu ka, maliligtas ka rin. Tama ba yun? Eh, ba't kinukot niya, baka sineshare niyo pa yan sa Facebook niyo. Kaya ganun si Paul na lang. Naiiyak na siya. Winarningan ko na, ba't di ka pa nainig? Kalaban yan ng Panginoon. At bakit na dama yung cross? Kasi nga, alam niyo naman yung kaligtasan natin, especially, yan ang isa sa ikukurap talaga ng demonyo, of course, di ba? Kasi ang gusto ng una ng Diyos, maligtas yung mga tao. Ngayon, paano hindi maliligtas yung tao? E di lolokuhin sila. Kaya nga yung repent of your sins, yung mga sasabi ko sa inyo last time. Okay? Yung sinasabi sa akin, eh, hindi naman yung ibig ko sabihin eh. Hindi yung ibig ko sabihin yun. Parang ang dating ko sa kanila, parang moot point yan. Alam nyo yung moot point. Kasi walang kabagay-bagay. Eh, kaligtasan yun eh. Pag nalito yung tao, maliligtas ba yun? Eh kung nalito yung preacher, marami malilito. Kasi sabi nyo, kalaban yan. Ang sabi niya, whose end is destruction, whose God is their belly. Uy, ano yun? Ang Diyos nila, yung tiyan nila, ano yun? Nabanggit ko kasi yung last time, di ba? Yung mga nagpapayaman dyan. Gusto nila comfort, gusto nila pera, gusto nila kumain. Di ba masamang kumain ng masarap. Pag puro ganun, amen? Sino bang hindi matetem dyan? Kahit ako minsan, kailan lang, eh, kasi nabasa ko kung saan-saan, di ba? Dahing, dami, okay to ah. Kapuntahan nga ngayon, kasi nakakaano eh. Sarap eh.
Pwede ko naman, may budget naman ako sa akin lang. Kaso nga, eh, nagtitipid tayo. Amen? Baka sabihin nyo, kumakain akong ano-ano, ganyan. Tapos, so, pinipigilan natin yun. Pero meron po mga ganyan, baliktad. Yun ang pagyayabang pa nila. Naniwala kayo. Kaya, may sinasabing ganyan sa Bible, mag-ingat. Amen? Whose glory is in their shame? Nabanggit ko na kanina yung adultery. Kailan lang kasi, may nag-share na naman, isisaw ko, dineshare niya pa. Amen daw, amen. Samantalang parang naalala ko, siya rin yung nagkwento sa akin na, ano eh. Basta, inalimutan ko na rin kaibigan to, pero nasa ano ko pa rin, napansin ko lang. So, pinagmamalaki niya pa rin. Ito yung dating kong pastor, yung nag-adultery yan. Hindi sinabing ganun, pero ba't yung pagmamalaki? Supposedly, pag nasa ministry ka, nag-ano ka na, tawag dito, ano na yung kaasalanan at kahihiyan. Okay, okay na maglingkod ka pa sa Diyos, yung alam ang pastor. Para naaalala lagi ng tao, yun eh. Yung naaalala ng tao eh. Pastor ka na, adultery ka pa, tuloy ka pa yung pastor. So, ginagawin, parang yung sabi din ganun eh. Whose glory is in their shame. Anong gagawin mo dyan? Mag-excuse ka na lang dyan. Who mind earthly things, yun niya, puro kamunduan. Yan po yung mga kalaban ng Panginoon. Amen? So, natin gagayahin, pero markahan natin, markahan natin. At yan ang ginagawa natin dito. Wag, sana naman walang magsasabi dito, eh, si Pastor, inisiraan. Bira. Anyway, pwede kong paliwanag naman sa'yo, pero sa, malayo tayo doon. Anyway, tuloy natin. Purus na. Bakit daw tayo naglilingkod na maayos at yung mga ito, minamagka natin, iniwasan natin? Sabi kasi dito, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, may mga nagsabi po, no, ginagamit nila itong verse na to, at kahit si, ano, kalamihan, Baptist. Yung conversation daw dyan, is ibig sabihin ay citizenship. Okay, si Pastor Anderson, kahit si David Cloud, doon sa libro niya eh. Which is parang naman, pero kahit dati pa, hindi isip ko na nasan yan doon. Parang, pwede, pero hanggang nire-review ko parang hindi masyado. Okay, anyway, pag sinabing conversation kasi, yan ay manner of life. Okay, so pwede rin salita, usapan, pero kadalasan din sa King James, yun siya manner of life. So obviously, ang ibig sabihin lang nito, kaya nga, kung tayo ay tagalangit, yung ating pamumuhay, syempre, makalangit din. Yun lang sinasabi dyan. Kaya nga, kinokontas doon sa mga lingkod ng demonyo. Okay? Eh, sabi dyan, from whence also, yung whence, from what place. Okay? Kaya ang tinutukoy na from whence dyan, yung langit. Okay? We also look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ganito yan. Lahat ng ating pamumuhay, ng ginagawa natin, at di natin ginagawa, ang laging tinitingnan natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Ganun lagi yung nasa utak natin. Amen? Yung mga dapat iwasan. Ba't ko iwasan niya? Kasi anak na akong Diyos eh. Ay, ba't ko gagawin ito? Ba't ako mag-church? Eh, anak ka ng Diyos eh. Ba't ka mag-aayos ng maayos? Ba't ka mag-aarap ng anak ng Diyos din na papakasawa? Anak ka ng Diyos eh. Doon tayo nakatingin lagi. Ngayon, may sinabi lang dito, this description about the Lord, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, medyo mahaba, no? Pero, ito lang po yung lagi natin pinag-usapan pagdating sa end times, okay? Ito yung mga gagawin ng Panginoon. Buo tayo punta sa langit. Babaguhin niya tayo. So, ba't sinabi yung, ba't nga binigyan ng pansin yung vile body? Ibig sabihin nga, kakadiri po kasi yung ating katawan eh. Minsan, di ba? Alam nyo na, kung alam nyo naman, honest kayo, nagkakasala pa tayo, di ba? So, ang Diyos kasi, banal. So, hindi pwede yan. Kaya later, babaguhin niya yan. So, ba't nga binobrought up nga dito? Kasi nga, binibigyan diin niya yung kabanalan ng Diyos. At tagalangit tayo, anak tayo ng Diyos. So, yung mga katawan nyo, okay, talaga nakakadiri yan, pero later, babaguhin ng Diyos yan. Okay? And then, yan ay, if a fashion daw, ibig sabihin, gagawin kagaya ng kanyang katawan. At hindi lang basta katawan, glorious, ibig sabihin, napakaganda. So, naalala nyo, kung hindi naalala,
alala ko yung nangyari kay Jesus, di ba? So yung binago yung kanyang body, medyo di na siya nakilala eh. Siguro, siyempre siya pa rin yun. Pero siguro sa ganda ng katawan, hindi mo halos makilala. For example, si... Sinong gusto yung gumawa example? Sinong kilalang-kilala niya dito? Kasi si Rain. Lahat ng impurity mo, mawawala. May kilala ka ba namin? Pantay na pantay yung kulay mo, magandang kulay, maganda lahat, makinis. Tapos ako, kunwari, hindi na ako mataba, di ba? Maayos na. Siguro pati ano ko, buhok ko, hindi na kailangan ng gel, maganda. Ganun po kasi yung ano natin, glorified body. So magkakaganon tayo. So ganun mo nangyari kay Jesus, ganun mangyari din sa atin. So pinipicture niya na ba yun? Kaya huwag kayong masyadong gumasto sa ano nyo. Kaya minsan ako naisip ko rin yun kasi pag ganyan ko salamin talaga, hindi ko alam ba't parang may nasunog sa mukha ko dito. Ano, baka mo na yun, palitan lang yun eh. Amen? Amen. Eh kayo nga, minsan filter-filter kayo sa Facebook eh. No? Parang ganda ni ano dito, ni Desiree dito. Ano? lahat naman tayo, no? Okay lang yan, mabata eh. Pero, huwag masyadong gastusan, amen? Ganon din sa oras, huwag masyadong oras dyan. Kasi papalitan niya. Kaya pinapaalala sa atin, according to the working whereby He is able even to subdue all things. Anto, yung sabihin lang sa Panginoon lahat yan eh. Kaya ngayon, yung oras natin, yung paglilingkod natin, effort natin, yung talino natin, saan natin dapat gamitin? Binalikan niyo yung context dito sa kanya lahat. Okay, again, di yan sinabing ano ha, huwag ka nang matulog, huwag ka nang ano. Sakto lang. Kaya nga po sa madaling i-measure po dito sa sanlibutan yung pera, di ba? Napansin nyo ba, hindi naman sinabi, ibigay mo lahat eh. Doon pa lang, kitang-kita mo ng galing ng Panginoon eh. 10% lang. 10%, kumita ka ng ganyan, bigay mo yung 10%, hindi ka na nagkasala. Di ba? Kung gusto mong extra, di sige, salamat. Ganon din sa oras nyo. Doon iba dito, si DM, talagang ano na eh. Eh, maganda kay DM. Pero, kayo din, mas mabuti din sa kanya yun. Alam nyo ba yun? Kahit nga yung mga anak ko eh. Siyempre, anak ng pastor. Di wala rin silang choice, di ba? Ngayon, maganda. Hindi naman sila mapasama pag naglingkod sa Diyos, di ba? Ganon din kayo. Pag sinabihan kayo, oh, attend ulit! Thursday, Sunday, morning. Kulang na kulang ba sa inyo yun? So, kalabisan ba? Hmm. Sana hindi. Kasi again, dyan pala nag-uumpisa yan. Alam nyo, pag dumating yung panahon na alam nyo na yung pinapagawa ng Panginoon sa inyo, kayo din na masisiyan. Kasi pag nalaman nyo yun at ginagawa nyo na, parang wala ka na eh. Parang hinihintay mo na lang kamatayan. Hindi ka na insecure sa buhay. Katulad ng iba. Tuloy-tuloy na yan. Hanggat maaari nga, mga bata pa kayo, malaman nyo na eh. Ngayon, si Paul, late na nga si Paul eh. Pero maganda kay Paul, nung nakita niya, talagang, todo siya. Ganon din tayo sana. Amen? So, ang title natin ngayon, The High Calling of God. Ang taas naman niya, pasto, kaya mo yan. Hindi naman tayo pantay-pantay lahat sa lahat ng bagay at sana eh. Mayroong panawagan sa'yo, kung babae ka, hindi ka naman inaasahan magpasto, di ba? Gawin mo lang yung kaya mo talagang pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Ay, pastor ako, wala akong pinag-aralan eh. Ang daming preacher po nga, walang pinag-aralan eh. Pero nag-aaral sila nito. Okay, ibig sabihin lang kasi minsan, yung alam nyo naman yung mga institution natin ngayon, i-require ka pa for example ng pera. Siyempre, in a way, normal yun kasi nga, pinabayaran yung mga teacher. Pero, ang daming paglilingkod mo pa rin na pwede mong magawa. Alamin mo ngayon yun. Alamin mo, laya. Pag nag-pray ka everyday, Lord, isama niya sa panalangin niya. Amen, mga bata? So, lalo yung mga bata kasi sana pinipicture niyo yung ano, yung buhay niyo. So, yeah, pagdating niyo sa edad namin. Ayan na yun eh. Pag umedad ka na ng 40, sana naman hindi ko yung katulad ng mga artista na hindi pa alam gagawin yung buhay nila. Ha? Parang si midlife crisis, parang si ano to, naalala ko si yung CEO ng Apple dati. Nag-Buddhist pa yun eh. Mayaman na raw siya. Parang, I'm finding myself. Kaya, so, ganun na edad mo.
Ito, marami sa ating ganun. Okay? Anong title natin? The High Calling of God. May panawagan ng Diyos na mataas. Abutin mo. Yung sa sanlibutan, purang pangarap lang lang. Pag sinabing, abutin mo, pangarap mo. Madalas, pera lang yun eh. Magkabahay, magkasasakyan. Kahit si Raulo, meron nun eh. Huwag yun, hindi mataas yun. Walang kwenta yun, diba? Ang abutin mo pa, sa buhay mo, yung talagang desire ng Diyos sa'yo. Amen? Alam mo na ba ang panawagan ng Diyos sa'yo? Inaalam mo na. Inaalam. Ganun yan ako. Inaalam ko yan hanggang pastor ako. Yun. Hanggang nga ngayon eh. Hanggang ngayon, nagtatanong pa ako. Dito na ako. Kaya ang dami pang pwedeng gawin. Yung nasa utak ko kanina, yun yan, sa mga nabanggit ko sa inyo habang nireview ko nga ito, yung ibang pastoran din, gusto natin tulungan. Gusto natin maging ano, kasi grabe yung kalaban eh. Even mga Baptist, pinasok na, ano pa, natira. Wala na. Kaya, pray natin na palain tayo, matulungan natin mga kapastoran din, tsaka mga churches. Amen? Hindi mangyayari yung kayo, mga member dito, wala. Pasaway, absent, babalik after 1 year, matitisod ng 1 taon, no? Tapos nag-asawa mo aga, babalik, hindi makabalik. Wala, walang kwenta ng church nun. Hirap na hirap si pastor nun sa problema pala internally. Ganyan na si pastor. Mga ngarap pa akong ano, tumulong sa iba. Wala. May. Okay, sige, let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita again. Natapos namin chapter 3, Panginoon. Nakita namin ang panawagin niyo po ay napakataas. Ba't kaya namin abutin, Panginoon? Nakita namin ang example ni Paul. Siya po ay naglilingkod sa iyong tapat. At I pray na inabanggitin kanina, Panginoon, mga kailangang kalimutan, iwanan, para hindi pabigat ito sa amin, kasalanan man yan, or habits na hindi maganda, mga naman yan, trabaho, music, katamaran, nabanggit po kanina, I pray, na paalalan sa amin ito, Lord, everyday, para ito yaming hindi maging mabigat tayo, ito iwanan ito, Lord. At yung mga dapat naman namin palid dyan, pagbabasa, pananalangin, Panginoon, pag-aaral na maayos, trabaho, Panginoon, take care of yung mga duties namin, pamilya, Panginoon, sa trabaho, pag-aaral, Panginoon, yung palit namin. At later, Panginoon, sa aming buhay, alamin namin, especially mga kabataan, ano yung panawagan nyo, ito'y gawin. Yung buong katapatan at maayos, Panginoon, na standard quality. At kami po yung palain nyo, tuturuan nyo po kami all the way na hanggang kami po ikunin nyo na rin. So, yun lang po, Lord. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.